May mga pasaring, of course. No? With all honesty, may mga pasaring. Ang nakakalungkot nga, yung iba, kaibigan mo pa. Kilala naman nila kasi ko. Kaya siguro, pasaring lang, hindi nila kayang idiretso. May mga pasaring umanong natanggap ang Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC para tulungan si Dismissed Banban Tarlac Mayor Alice Guo alias Guo Waping sa mga kasong kinahaharap nito. Ayon kay PAOC Director Undersecretary Gilbert Cruz, mismong siya ay nilapitan ng kanyang mga kaibigan kaugnay ng issue. Tumanggi ng idetalye ng PAOC Chief kung ito ay isang opisyal ng pamahalaan o pribadong individual. Kunyari, itatanong nila, kamusta yung kaso ni Alice Guo, pwede pa bang tulungan niya, mga ganun. Pero walang pinag-uusapan pero. Lumitaw ang issue ng suhulan matapos isiwalat ni dating Senador Panfilo Lacson na isang Filipino-Chinese businessman na malapit sa First Family ang hininga ng tulong ni Alice Guo. Sa isang panayam, sinabi ng dating mambabatas na inalok umano ng 1 bilyong piso ang negosyante kapalit ng pagtulong sa mga kaso ng mga Guo. Ngunit nilinaw rin ni Lacson na hindi tinanggap ng negosyante ang naturang alok. Para naman kay Senador Sherwin Gatchalian, kung totoo ang impormasyong ito ay hindi nakagugulat na mag-alok si Alice Guo ng 1 bilyong piso dahil sa laki ng perang gumugulong sa Pogo. Ayon pa kay Senador Gatchalian, posibleng malaki ang papel ni Wang Ziyang sa pagtakas ni Alice Guo sa ibang bansa. Si Wang Ziyang ang itinuturong big boss sa operasyon ng lahat ng mga Pogo na illegal na nag-ooperate sa bansa. Ang very sure ako, kasama siya sa mga money laundering organized crime. Itong taong to may 5 passport to, kaya nakakaikot to ng maluwag eh, no? Pwede siyang pumunta Europe, pwede siyang pumunta anywhere, no? Pwede siyang umikot. At nabalitaan namin na nasa Hong Kong siya ngayon, itong guy. From Taiwan, nakakalipad lang niya na Hong Kong. Samantala, sinabi ng PAOC na kumukuha na sila ng court order para siyasatin ng umano'y libingan ng mga inabuso sa Pogo site. Ngunit hindi pa rin kinukumpirma ng ahensya kung ilan ang mga nakalibing sa lugar. Asher Kadapang Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.